Hello, another day, another layover vlog. For today's video, nandito nga pala tayo sa US Atlanta. Parto nga pala to ng layover natin dito. Samahan niyo lang ako magstay dito ng 24 hours as an international flight attendant living and based in Doha, Qatar. Tara at mag-grocery haul tayo. Kimchi noodles for $1.23. Italian sliced bread for $1.47. Turkey bacon for $3.98. Ilalagay na natin siya sa ref para hindi masira. Chicken mushroom soup, camp $1.72. Vitamin C spring valley, $9.88. 500 milligram na nga pala ito. Wala tayong makitang tablet, yung gummies na lang yung pinili natin. But for adult, ayan yung itsura niya. Tara tikman natin. Okay naman yung lasa niya, medyo maasim konti. Pero bearable naman yung asin. Revolution blush with highlighter for only $2.98. Eyeshadow palette for only $2.98. Very earthy yung color niya. Brow cream from e.l.f. for only $5. Medium brown pala yung kinuha ko kasi black lang yung color ng hair. Next is my new skincare. Products by Aveeno. Calm and Restore Nourishing Oat Cleanser. $10.97. Next, itong Triple Oat Serum for $19.97. Medyo pricey, pero mukhang maganda naman siya. Next, itong Oat Gel Moisturizer. Same price lang naman sila ng serum for only $19.97. And ito nga pala yung resibo. Total na ating binili. $94.47. Included na yung tax nila dito. Usually kapag nasa US ka, may mga tax next talaga. Next naman, isilabas na natin yung kagain na binili natin. At dahil nga hindi pa tayo nagdi-dinner at kailangan na natin kumain dahil gutom na nga ako. Hindi pa nga ako naghilamos yan dahil gusto ko muna kumain. Ito nga pala yung binili kong with mashed potato and gravy. Bali, 5 cuts na pala ito ng chicken. Nabili ko ito na $6.97. And gustong gusto ko yung gravy niya at sobrang sarap yung gravy talaga. Nila is iba. White yung color. And sobrang creamy talaga ng gravy nila. At syempre, hindi mawawala ang manood ako habang kumakain. Nasanay na nga talaga ako kapag kumakain ako ay nanonood ako. Ewan ko ba? The next day. Aga nga ako nito nagising mga 5 a.m. Kasi after ko kumain kagabi is natulog na rin talaga ako. At dahil nga hindi na ako makatulog, kumain na ako ng almusal. Inuna ko nga pala tong noodles na binili. Medyo palpak lang kasi walang initan kaya ng tubig. Kaya ginamit ko yung coffee pero maker. Pero syempre walang kape yun. Success naman. Next naman itong bacon. Syempre kunin na natin siya sa ref. At gagamitin natin itong mahiwaga lutuan ko na binili ko sa Lazada. Ililink ko na lang sa bio ko itong ginagamit kong lutuan na to. Sobrang tagal na at nito gamit sa... na gamit ko nga ito. Ayan, nilalagay ko na yung ham. Nilagyan ko pala to ng tubig. Dahil ka wala tayong mantika. Tubig talaga ang nilalagay. Check na natin kung luto na. Medyo dahan-dahan nga ako magbukas. Meron nga ditong fire extinguisher. Baka pagnanon yung mga uso. One eternity later. Ayan, tingnan na ulit kung luto na. Medyo okay naman na. Pero kasi ang gusto kong luto dito, yung sakto lang, hindi yung lutong-luto, hindi yung sunog na sunog. Hindi ko nga pala nasabi kaya wala na akong baon na pagkain dito kasi bawal pala magdala dito sa US. Kahit anong pagkain, bawal dalahin. Kaya kailangan ko talaga bumili ng pagkain. Naisipan ko nga magkape. Hindi ka coffee nga pala yung ititimpla. Ito nga pala yung coffee nila dito, Pure Elevation, Pure Coffee, pero decaf tong akin. Binasa ko muna yung likod kung paano siya gamitin. At wala rin instruction paano gamitin tong coffee maker. Kaya ayan, hindi ko alam kung paano gamitin. Kung ano-anong pagtitingin, pagbubukas ang ginagawa. Dahil hindi ko nga alam saan isusuksok yung coffee pack. Ayan, kasi hindi kasi mahilig sa hindi coffee. Hindi tuloy marunong mag-operate ng coffee dahil maker. Dahil iritang-irita na ako, nilagay ko na lang siya sa tubig at mismo. Kanina pa nga ako nagtitingin kung paano nga siya tinanggal ko nga ulit yung coffee kasi napapansin ko yung tubig. Hindi niya nga na-absorb yung coffee. For the second time nga, nilagay ko na talaga at pinilit ko ilublub yung time na to. At dahil nga hindi pa rin kumukulay, yung tubig na nalalagay sa natin is ilublub-lublub ko nga siya para ma-absorb na nga yung coffee. Pagtingin ko nga is parang wala pa rin nangyari. Hindi talaga ako makakagawa ng coffee. Ginawa nito. Ko nga ibinalik ko nga ulit yung tubig. At inulit-ulit ko nga tingnan kung saan nga at paano isusuksok yung coffee pack na yun, pati yung likod. Wala talaga akong alam kung paano gamitin. Wala talaga to sa bundok. Ewan ko ba? Para na talaga akong syunga nung time na to. Na-try ko nga pindutin ng pindutin pero hindi nga lumalabas kasi yung ibang coffee maker is binibindot lang talaga yun. Ayan, napansin kong nagkakakulay na pero yung tubig. Pero hindi pa rin talaga niya na-absorb yung coffee. Kaya binalik ko ulit yung tubig. Ayan, nakagawa na siya ng coffee kahit papano pero nag-antay ako ng madyam. Lagyan ko nga pala ng milk. Naghahanap nga ako ng zero na sugar. Dahil nga may lahing diabetic ang family namin, kailangan ko talagang umiwas sa mga sugar pero no choice ako dahil wala silang sugar na zero. Inodor na nga ginamit ko ang halo ng time na at ayan na nga, tapos na nga tayong gumawa ng coffee at nagugutom na nga talaga ako. Ito na nga pala yung ginawa noodles at tinignan ko na nga kung luto na rin at hindi na nga mawawala sa akin talagang manood. Naganap na nga ako ng palabas sa Netflix. Ininom ko na nga rin yung coffee ko at habang inaantay ko maluto yung bacon is nagtingin-tingin muna ako ng pwedeng panoorin. At nakita ko nga tong man in love. Para siyang Chinese or Vietnamese. Pero movie lang siya. Kwento pala nito is parang gangster yung lalaki. Tapos yung babae is may problema dahil may sakit yung tatay niya. At tinulungan nga ng lalaki para mag-survive pero yung babae. Hindi ko na rin natap
Tapos kasi hindi, ako nagandahan sa storya. Feeling ko alam ko na yung flow ng magiging storya, kaya tinamad na akong panood. Ewan ko ba ngayon, hindi na pala ako basta-basta nanonood talaga ng mga movie kapag ka walang thrill, feeling ko nakakaumay. Kasi minsan napanood mo na siya yung storyang gano'n. Kaya hindi ko na nga tinapos yung movie na yun. Matutulog na nga pala ako ng time na to kasi may flight pa ako mamaya. Kahit maka 3 hours na tulog lang ako, okay na yun. Ayun lang yung araw natin. See you on my next layover. Bye!